was this one. Kung kinakailangan para makuha lang nila yung third party liability ng insurance. Easy money na kasi yun eh. Yung third party liability. Kaya sa US, nagkalat doon yung mga banner, yung mga sign, yung law firm na nagsasabi na kapag tax. Alright you guys, samahan nyo muna akong bumili ng gamit. Dito. Alright you guys, good morning. Nagbabalik po tayo sa episode or another episode ng ating video vlog. At ang current location natin is nandito na tayo ngayon sa Portal Gateway to the Great Northwestern. Sabi niya, malapit na tayo dito sa borders. At pagtawid natin dito sa North Portal border, dyan na yung Saskatchewan susunod na. Para sa previously video natin na hindi ko na i-shout out guys, kaya magalala, pagkaano gagawa ulit tayo ng panibagong video vlog, shout out natin lahat yung mga previous na hindi natin na i-shout out. Kaya antay-antay lang kayo. Pero guys ha, hindi ko kayo na-shout out eh, ayoko kung i-shout out ko kayo, hindi po ganun yun. Alam nyo bang kung hindi dahil sa inyo na viewers ko, eh, hindi rin ako magko-continue na gumawa ng aking mga video vlog. Kaya thank you talaga. Ayan, kita natin hindi masyadong matraffic ngayon, at least kahit papano maaga-aga tayong makatawid mabilis. Alright, change on duty border crossing. At of course andito yung mga papeles natin at ang Canadian passport natin, ang ating ACI. Nakita nyo naka-state dyan yung mga numbers yan. Ipit ko lang dito tapos sabot ko na lang doon kay kung sino man yung naka-assign dyan, sir or madam, para dire-diretso. So nagtatanong ko bakit pinapatay natin yung truck natin kapag ka magkikiusap tayo dyan sa kapag ka kinakausap tayo ng officer dyan. Kailangan nating patayin yun kasi ayaw nila yung maingay para magkaintindihan. At saka hindi natin isiset yung parking brake natin kasi malakas ang tunog nun, masakit sa tenga. Masishare mo lang tayo kapag kaganyan. Alright. Neutral. Turn off lang. Good evening. Good afternoon, ma'am. There you go. How long were you outside of Canada? Since the 6th, ma'am. Did you buy anything in the US? No, ma'am, no. Traveling with any alcohol, tobacco, cannabis? No, ma'am, no. Any food, plants, or animals? No, I have food, but the food that I already bring from Winnipeg, Manitoba to the US. Okay. Any firearms, prohibited weapons? No, ma'am, I don't have those. What is your load? It's a paint. Where did you pick it up? I picked it up in Shoke City, Illinois. I delivered in Washington Courthouse, Ohio. Okay. And you're taking it to where? Calgary, Alberta. Hey, do you have a seal on the back? Yes, ma'am. They have plastic seal from the customer, and I put our bolt seal from my company. Any repairs to the vehicle in the US? No, ma'am, no. Have a good day.
Thank you, ma'am. Thank you. All right. Right, you guys. Ana, silyado na. Kahit ano yung ma'am. Silyado na yung ating yung ating papeles. It means we crossed the border again on this date. Tapos ayan, tapos dire-diretso na tayo. Bagong lahat, into muna ako rito. At ilalagay ko yung passport ko sa loob ng aking ano, keep right on highway 39. Bag. Sa aking belt bag, at baka kasi ma-misplace ko, yan ang pinaka-importante rito eh. Mahirap na. Baka mamaya ma-misplace. Siyempre itong papeles natin, lagay na natin sa ano, trip envelope. Ayan. Pagkatapos nun, dire-diretso tayo. Samahan nyo ako guys, pupunta tayo doon sa ano, doon sa Saskatchewan Nutrition Pod. Gusto kong share sa inyo kung saan ako bumibili ng aking maganda-gandang klase ng premium na protein, na protein shake. Yan, lagay ko muna yan dyan. Alright, nasin ba yung sipon? Baka mamay mawala. Alright. Okay, so ilagay ko ng sarili ko sa... You have 3 hours and 0 minutes of remaining drive time. Duty. Tara! Ay, nagpapasalamat ako kay Lord. Nakatawid tayo ng maayos at walang naging aberya sa US ngayong ano natin, ngayong labas natin na to, nagpunta sa US. Ang mahirap pa naman mga kaibigan, no? Kapag may nangyari sa'yo sa US, let's say nagkaroon ng aksidente ron, ang mga taga-US pa naman eh talagang hahabulin ka talaga, kasi nga yung ano, yung liability, yung third party liability ng insurance, hahabulin nila yon. Although hindi ka naman magbabayad ng third party liability kasi merong insurance na covered nun, pero yung mga maaksidente doon, maka-aksidente ka ron, ang mangyayari niyan baba talagang abulin kanila, kasi kailangan kanilang isu kung ano, kung kinakailangan para makuha lang nila yung third party liability ng insurance. Easy money na kasi yun eh, yung third party liability. Kaya sa US nagkalat doon yung mga banner, yung mga sign, yung law firm na nagsasabi na kapag na-aksidente kayo or nabangga kayo, you get hurt, call this law firm. Nandun na rin yung number, we will fight, sabi. Easy money na kasi yun eh. Siyempre hindi ko alam kung anong impact nun sa driver's license ng isang driver kung nakabangga roon. Yan, Saskatchewan. A new operating zone has been detected on this pending your acknowledgement for activation. Yes, Saskatchewan na tayo mga kaibigan. Hihinto tayo mamaya sa Weyburn para pumunta doon sa kinukuhanan ko. Kukuha tayo mga kaibigan, kukuha tayo ng gamit. Wow! Naubos na yung gamit ko eh. Alright you guys, andito na tayo sa Weyburn. At ito, dito kakanan tayo rito sa ano na to, stoplight na to, para puntahan yung ano, yung binibilhan ko. Sana hindi masyadong maraming sasakyan doon para
ma-park natin itong truck natin sa gilid. Okay. Turn left on Railway Avenue, then take the first left. Yep. Yun, yung Joey's, Joey's Nutrition, yun yata yung binilang ko nung nakaraan. Pwede sana ako mag-park sa gilid. Okay, 4-way stop. Ito sa gilid, park tayo ito sa gilid, tsaka tatawid na lang tayo roon. Ayan yung ano, yung Lawless Nutrition, dito na ako bumili nung nakaraan. Turn left on Highway 35, then keep right. Open, bukas sila. Nung nakaraan pumila ako dito, maganda yung tindira nila eh. Mukhang athletic din yung tindira nila eh. Park lang tayo dito sa gilid. Hindi naman bawal mag-park. Ilagay ko lang sa ano, hazard. Okay. Lipat ko lang sa off duty to, sandali itong ating ano, chains off duty. Tara guys, samahan nyo ako. Punta muna tayo doon sa ano, sa loob bilihan. Makabili tayo ng ano, ng whey protein natin. Let's go. Lock muna natin. Flawless Nutritions. Alright you guys, samahan nyo muna akong bumili ng gamit. Dito. Sa Flawless Nutrition. Alright. Oh, they're closed, aren't they? Oo nga, close sila. Sunday, alas 12 pa. Sunday ngayon na 12:30 na. Ano bang Saskatchewan ba? Saskatchewan time? Sarado pa ah. Oras na ba? 11:39 pa lang. Whew! Nakasell September. Mamaya pa, balikan na lang natin guys. Alas 12 yung bukas nila eh. I-park ko lang dito sa gilid itong ano, truck sa loob ng ano. Tapos na, maglakad na lang tayo papunta dyan. Pasok muna tayo rito. Pwede tayo mag-park dyan. Para hindi tayo masita rito. Antayin ko na. Kasi nandito na rin lang naman ako eh. Antayin ko nang magbukas yan. Kasi mga 15 minutes, 20 minutes na lang din naman eh. Hindi tayo ata pwede yan. Hindi tayo pwede yan. Dito na lang, hanapin natin yung ano, dito sa loob, pasok tayo rin sa loob. Oops. Saan ba sila? Ah, dito, sa kanan sila. Mukhang mga Pilipino sila. Tayo, park muna tayo rito sa gilid na ito.
Pasok muna tayo dyan sa ano na yan. Sumabit. Dandan lang. Para hindi mayanig yung ano, yung load natin. Alright. Park muna tayo rito. Tapos antayin natin kasi malapit naman na, mga 15 minutes na lang, antayin ko na lang. Ito muna tayo sa loob na to. Magabang. Tayin na lang natin maya maya. Magbubukas din yan. Alas 12 ang bukas nila, Saskatchewan time. Since sa cellphone ko lumalabas na 11:43 pa lang sa cellphone ko. Antay, 15 minutes na lang din to. For the meantime, prepare lang ako ng kakainin ko. 6 hours and 42 minutes of remaining drive time. Hop muna natin. A few inches later. Alright guys, bukas na sila. Mayroon ng sasakyan doon na nakita ako kanina na pumarada doon. At pasado lang ako na rin naman. Medyo matagalan yata ako sa loob kasi nagbuwat na ako. Tama-tama ka ako, huminto na rin lang naman ako. Nagbuwat na rin ako konti. Ayun, puntaan natin. Samahan nyo ako. Bibili tayo. Kukuha tayo ng stock natin. Kay wala na yung ating stock. Yung binili ko dito nung nakarang mga sa tlating buwan nang nakakalipas. Hindi ako nakakadaan dito dahil nga siyempre taga Manitoba tayo. Ito, Saskatchewan to. Pero gusto ko lang i-share sa inyo kung saan ako bumibili. 136, ano bang ano to? 136, unit 136. Rail Avenue, yan. Railway Avenue, Weyburn. Nagkakaubusan ng stock . Nagkakaubusan, yun. Hello. Hi, how's it going? Good. Si Tokyo, may camera cause I am doing a video vlog, so. Yeah, sure. Yeah, I've been here early this morning. I think you open at 12, so yeah. I just wait there cause I'm a truck driver, so I park my truck there. Yeah, sure. What can I help you out with? Do you like anything? Yeah. You, where's the other thing that I buy before? Cause this is my second time to come here though. Yeah. I can look. Yeah, my name is Nestor Trinidad. How do you spell that? N-E-S-T-O-R. I think you're the one before, right? No, or the... I don't know, there's a couple girls that work here. Oh, okay, sure. Your last purchase was this one. Oh, this one here? Yeah. But the other, this one is chocolate, right? Yeah. I suppose. Do you want a different flavor? The other one is, what is it? The other one again? You got... It's 111. Yeah, you got the chocolate one. The other one is not chocolate, right? So... Yeah. Calorie. So this one is 27 gram of protein, 111 calorie, isolate, premium protein isolate. So this time, do I get a, what do you call this, discount? No? No. Why not? This is my second time to come by, to buy here. Oh, I'm come from Manitoba, you know? And then I travel all the way here to buy stuff here in your location. Just for
No, I'm just kidding. I am a truck driver, so I went to Chicago, Illinois, and then I'm going to Calgary. And of course, that's my route here in Weyburn, because I cross in North Portal. So. All right, so tell me about what this stop. How many lithium has with this one? Lysine. Oh yeah, 2.75 milligram. 2.755 mg. Is it periscope, right? Yeah, periscope. Periscope. How much is this? $94. It's too expensive, yeah? Too expensive? Yeah, we do have smaller containers for that. Yeah, I know. But I don't know when I'm gonna get... Because I cannot find this kind of stock in Walmart. So, right. I ran... the last time I bought here is I already use like a month. I only use for 1 month. This one is supposed to be... how many scope in total with this? 66 serving, it's supposed to be 2 months. But I only use for 1 month because I use two scoops per. You do two scoops a day? Yeah, even I'm not working out, so. What is it you telling me, the smallest one? That we have a smaller one in that. I'm a vegan. Ito na. Yung ating gopher doon kaganina. Ewan ko kung namatay ba doon o ano nangyari. Ngayon ko lang chinek, hindi naman pala lobat siya. Pumalpak si GoPro. Si madam maganda-ganda pa naman ang ngiti niya Hindi tuloy ako nakapagpatagal nakipag-chika sa kanya. Gusto ko sanang makipag-chika sa kanya ng matagal-tagal habang naka-record tayo. Kaso biglang namatay. So what's the point makipag-chika pa ako sa kanya kung wala naman naka-record. But anyways guys, 135 Railway Avenue, Weyburn, Saskatchewan yung binilan natin. Ayan, dito na ulit tayo sa truck. Pre, buksan natin si Cordap, ya. Alright. At least kahit pa paano, nakabali na ako ng gamitin namin ni Mrs. Kasi nagsishare kami dito Kasi si Mrs. Nagtatrabaho siya sa mabigat ngayon. Kasi nakapasok na rin si Mrs. Sa trabaho ngayon, kaya naman pinapainom ko rin siya ng whey protein para sa ganun malakas siya lagi. Alam guys, ha? Meron naman tayong malaking stock. Sabi niya rito, isolate. Kung bibili kayo guys ng para sa akin lang din naman, hindi naman ako eksperto, pero based sa na papanood or na nasa search ko yung magandang klase ng supplement, yung food supplement para sa pagbuilding ng muscle, at the same time para sa isama nyo sa inyong diet is isolate. Yan, mahal nga lang siya, pero kung gusto mo talagang magbuild ng konting muscle, sacrifice. Pero hindi ko i-prino-promote ito, ha? At saka hindi ko sinasabing bumili kayo ng ganito kung siyempre kung ang budget kasi sa akin guys, inalis ko na yung pag-inom ko ng sigarilyo, ay pag-inom ko ng alak. Hindi ako minom ng alak, kaya naman yung ipinang-inom ko ng alak ibinibili ko na lang ito sa mga ganito ko yung ginagamit ko. Ang budget ko dati sa pag-inom ko ng alak, maniwala man kayo o hindi, is ang budget ko dati kada linggo kapag umuwi ako, isang bote siguro mababa na yung $35, kasi yung alak naman dito, yung pinakamurang alak dito, $35 talaga, sabi yung plus tax na yun plus meron pa akong pulutan, let's say sabihin mo yung pulutan ko pork chop ganyan, di ba? Sabihin natin mga $7 to $8, kamo di kulang $50 na yun. Ito binili kong ito is $100. Magagamit ko na to within one month, kasi 60 scoop ito, dalawang beses 2 scoop ang ginagamit ko. Since naman hindi na ako umiinom, kasi nga talagang winawatch out ko yung ating
ating cholesterol level tsaka yung blood sugar natin, hinihil ko yung aking sarili, binili ko na lang ng ganito para sa aking sarili. Ayan, so bali ang nagiging konsumo ko na lang ngayon sa sarili ko, ha, bali budget ko pagpapasok ako, yung ano na lang, I mean yung bibiyahe ako, yung ulam ko na lang every biyahe, ang nagiging budget ko sa ulam ko, lahat na yung nandito sa truck ko ngayon, ulam lang naman at saka mga gulay-gulay is nasa $60 lang every biyahe. Yun lang yung budget ko within 6 to 7 days. Ulam lang talaga, hindi na ako bumibili ng kung ano nung extra pa diyan sa labas, na unlike before, bumibili ako ng pizza at saka manok. Yan, talagang bukod sa mga pagkain ko rito, may mga extra pa akong binibili para sa pagbibiyahe, kasi minsan nakakainip naman, 'di ba? Yung pagda-drive natin. So since reniformat ko yung sarili ko upang sa ganun ni mabago yung sistema ko, at baka sakaling mawala yung type 2 diabetes ko at saka high level cholesterol natin at saka yung gout natin, kasi yung alak malakas sa gout at saka yung cholesterol, yung kakakain natin ng matatamis at saka yung sobrang pati, yung processed food, tapos yung type 2 diabetes, yung malakas ako kumain ng carbohydrates, processed carbohydrates, mga burger, french fries, uminom ng soft drinks, yung soda na mataas sa calorie at saka sugar, yun yung mga iniwasan ko na. Kaya naman eto, kapalit lahat ng pagtitipid ko sa mga kinakain kong unhealthy food, whey protein. Yan, ayso. Kumbaga sa ano guys, mas nakatipid nga ako ngayon kaysa noon eh. Kasi before, kung kukuwentahin ko, ang nagagastos ko sa isang buwan, let's say, kada uwi ko, mayroon akong alak, pulutan, $50, $200 na yun, kasi apat na beses ka nasa bahay, kasi every week ka naman umuwi, $200 na yun. Tapos ang budget ko dati, kasama si Cherry ako, at saka kung ano-ano pang mga pagkain ko na dinadala sa truck, is mga nasa $150 to $170 per biyahe. Yun. Kasama na yung pagkain ko papati sa kung anong binibili ko. Mga budget kong yon. So, let's say sabihin natin, mayroon akong $200 budget ko sa bahay, sa panginom ko at pangpulutan. In addition of that, yung budget ko papasok sa biyahe, pagpunta ako ng biyahe, is every $170. $150, kamo na lang, time is 4. O di, ano na yun, di, $600, $800 a month ang budget ko. Samantalang ngayon, $60 na lang yung budget ko pagpapasok ako, time is 4, kamo na lang, kasi apat na basis tayong biyahe. So, $120 to $240 na lang ang budget ko. Tapos ito, bibiliin ko lang naman to pang isang buwan, eh. Plus isang ganito, $100, tapos split pa kami ni Mrs. Neto. Kaya malaking tulong yung ginawa ko sa sarili ko na hinihil ko yung mga kung ano ni Doc sa akin. Baka sakali, pagdating ng 6 months ko, nitong ginagawa ko sa sarili ko, baka bumaba yung blood works ko, kasi sa blood works nakita yung mataas ang aking cholesterol level at saka mayroon akong type 2 diabetes, kasi yung sa blood works lang naman yan eh. At mayroon tayo mataas tayo sa uric acid sa gout. Siyempre malakas tayo uminom ng alak at saka magpulutan ng mga pinapaitan, yung mga laman loob. Let's say hanggang ngayon kumakain pa rin naman ako noon, pero by portion na lang. Dati kapag kumain tayo, malaking bowl ang bowl, yung tinitira ko. Ngayon ano na lang, kumbaga sa maliit na lang na baso, okay na sa akin yun. Kumbaga chine-check ko lang yung aking mga ini-intake. Yun guys, sinare ko lang naman sa inyo yung ang ating kinuhaan dito sa Weyburn. Yan.
So hanggang sa muli mga kaibigan, no, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuport at panonood sa mga video vlog nila Kai. At sana nag-enjoy ulit kayo. So peace up guys, ingat lagi kayo, keep safe, keep healthy on trucking. Bye for now. Lakai Pinoy Tracker.